Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, Bata Maynila Toys. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Yan po si Francis Leo Marcos. Ayan, mga kababayan. Okay na. Okay na, kumakataon. Alright, so yan mga kababayan, yung nakikita natin sa screen, yan yung video na kung saan etong si Francis Leo Marcos ay nakalaya na. May caption yan mga kababayan, nakasulat dito sa caption, nakalaya na ang agila. Ano kayo ngayon? Eddie, wow! Thank you Lord! So post ito ng, ano, ng isang Facebook page na Francis Leo Marcos, pero hindi natin alam kung sa kanya talaga to kasi marami. Ang daming Facebook account, Facebook page ng pangalan Francis Leo Marcos. Pero mukhang ito yung ginagamit niya ngayon kasi dito sa Facebook page na ito ay merong ano, meron ding post na ano na nag-live siya. Nag-live itong si Francis Leo Marcos kahapon. Kahapon. At nagpasalamat siya dun sa kanyang mga ano, sa kanyang mga tagahanga. Ayan, naririnig nyo mga kababayan yung audio lang, audio ha. Ayan. So yan si Francis Leo Marcos. Alright, so bati lang ako ng Merry Christmas sa mga supporter natin. Emily Joy Apostol, Merry Christmas. Alright, so yung boses na narinig nyo, yun yung boses ni Francis Leo Marcos, yung nasa ating screen, yung nakaputi. At dito sa video ng ito, parang may pinagalitan pa. Sabi niya, oh, okay na. Umalis ka na dyan. Kumbaga, para siguro nakaharang siya. At dadaan na itong si Francis Leo Marcos. Siguro media. Siguro nabibwisit siya sa media. Kaya, ayan mga kababayan. Hawak-hawak niya yung baka release paper ito. Release papers. At siya ay malaya na, mga kababayan. Ngayon, balikan lang natin yung background ah. Sa mga hindi nakakilala kay Francis Leo Marcos, ito mga kababayan ay isang sabi nila ay Good Samaritan Vlogger. Isang kilalang internet personality na nakatanggap ng 3-year prison term. Nangyari yung kanyang pagkakakulong pagkatapos ma-establish na sinuway niya itong anti-alias statute dahil sa paggamit ng Marcos family name. Na kung saan ang totoong pangalan naman niya ay si Norman Mangusin Antonio. Ginamit kasi niya, di ba, Francis Leo Marcos. Kaya yun ang nangyari, siya ay nakulong dahil sa paggamit ng apelyido ng mga Marcoses. Ang totoong pangalan niya ay si Norman Mangusin Antonio. Sa pamamagitan ng mga documentary at testimonial evidences, napatunayan ng korte at nakumbinsi itong korte na itong prosecution ay nagtagumpay na napatunayan itong guilt ng akusadong si Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos E. Antonio beyond reasonable doubt. Kaya naman siya ay napatawan ng 3 taong pagkakakulong. O para sa kaalaman din ng lahat, siya ay tumakbong senator nung nakarang eleksyon pero hindi siya nanalo. Ito si Mangusin mga kababayan ay tinaguri ang Rich Good Samaritan. Kasi kung matatandaan ninyo, nung panahon ng pandemic, nung nagsisimula pa lang itong pandemic, ay meron siyang isinagawang mayaman challenge. Kung matatandaan ninyo, dun sa isang subdivision, nandun siya, umiikot siya, at nananawagan siya dun sa mga mayayaman dun sa kanilang lugar. O sabi niya, gayahin nyo ako at tulungan natin itong mga mahihirap. Kaya nga tinawag niyang mayaman challenge. No, lahat ng mayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, ay hinamon niya na tumulong sa mga kababayan nating mga mahihirap. Lalong-lalo na noong panahon ng pandemic. Kaya lang, maraming mga online users o maraming nakadiskubre na itong si Mangusin ay hindi naman talaga mayaman. At ang ginagawa nito ay nagpapanggap na mayaman para mangbiktima. Ayan yung mga ano, kumalat dati ng mga panahon na talagang itong taong ito ay sikat na sikat sa social media. Kasi kung matatandaan ninyo, namimigay ito ng bigas eh.
at umiikot-ikot, namimigay sa mga enforcer ng mga groceries. So doon siya nagsimula hanggang sumikat na sumikat, makilala. Kaya lang, yan na, nung kilala na siya, marami na naglabas ang mga reklamo laban sa kanya. At isa na yung ano, yung violation ng optometry law. Nung si Francis Leo Marcos ay naaresto ng NBI dahil dun sa ano, sa paglabag sa optometry law na na-file sa kanya diyan sa Baguio City. Eh naman siya nasampahan ng kasong paglabag sa optometry law dahil merong mga kumalat na balita na itong si Marcos ay nagbibigay ng prescription glasses without a license. Kumbaga hindi lisensyado pero namimigay siya ng mga prescription glasses. So ayun po yung ano, maikling background ni ano ni Francis Leo Marcos. Kung gusto niyo yung kompletong detalye, i-search niyo na lang po sa Google at nandoon pa po 'yan. At ito dito sa paglaya ni Francis Leo Marcos, marami namang mga iba't ibang reactions ang makikita natin dito sa comment section. Katulad na ito, sabi ng isa nating kababayan, mabulok 'yan sa bilangguan. Eh nireplyan ito ng ano ng admin. Sabi eh talaga syunga-syunga. Nasa labas na gunggong. Oh, maraming kasing kontra, maraming kontra kay Francis Leo Marcos kasi sabi nga nila eh, marami itong naloko. Marami itong nagoyo, marami itong natulongges, marami itong nabudol. Pero maraming mga kababayan natin na talagang ano, talagang napaniwala nito ni Norman Mangusin. At hanggang ngayon, matagal siyang nakulong pero itong paglaya niya ay talaga ng mga tuwan-tuwa itong mga kanya mga taga-subaybay, ang kanyang mga followers. Sabi nga dito, salamat sa ating Diyos, nasa labas na po ulit kayo, gabayan nawa kayo ng ating Diyos sa bawat gagawin ninyo. Ingat po always, Sir FLM. O yan. O ito, gunggong, nasa labas na siya, nag-enjoy na. Ayan, ang dami-dami nagalit dun sa nag-comment na ano, na mabubulok yan sa bilangguan. O sira, ikaw dapat ang makulong. Hindi ka ba naambunan sa mga tulong niya? Ayun mga kababayan, kasi nag-viral nga ito sa social media nung panahon ng pandemic. Namimigay siya ng mga bigas. Pero alam niyo yung iba, hindi naniniwala eh. Kasi anong nangyari, pinipicturean lang daw. Pero yung actual na pagbibigay ng bigas, hindi naman nabibidyohan. So hindi na kasi natin alam kung ano yung totoo. Yung mga ano niya, mga taga, yung followers niya, talaga naniniwala. Pero yung iba hindi eh. Matatandaan ko pa noon, nagbigay ito, nag-donate ito ng bigas sa ano eh, sa City of Manila. Dun sa ano, sa live ni Isko Moreno sa Capital Report, nabanggit niya itong si Francis Leo Marcos na nagbigay diyan sa Maynila ng bigas. So, pwedeng totoo, pwede namang hindi. Eh syempre, hangga't di natin nakikita, hindi naman tayo pwedeng basta-basta maniniwala na lang. Pero marami nagpapatunay na totoo naman daw itong ginawang pagtulong ni Francis Leo Marcos. Eh sabi nga nito, lokohin nyo mga tao, uy. Saludo kami sa iyo, idol, hero of pandemic times. Yun po yun, kasi doon talaga siya nakilala nung panahon ng pandemic. At yun nga lang na hinto kasi nga naaresto kasi nung nakilala siya, masyado siyang na-expose sa social media, naghabol na yung mga nagreklamo laban sa kanya. Marami palang kasong kinasangkutan ito. Yung optometry law, tapos yung pinakamatindi, yung paggamit niya ng pangalang Marcos, wherein hindi naman talaga siya Marcos. Kasi dati kumakalat yung balita na kapatid daw siya ni Bongbong Marcos. O sa ibang ano raw, sa ibang nanay. Meron daw naging babae si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tapos naanakan daw yung nanay niya. So lumalabas kapatid daw siya ni Bongbong Marcos. Pero ano lang eh, chismis lang. Kumalat lang yon dahil sa mga Marites. At napatunayan na hindi man talaga siya Marcos, na hindi siya in any way related sa mga Marcos. Kasi ang talagang pangalan niya, di ba? Norman Mangusin. Ayan yung totoo niyang pangalan, Norman Mangusin. Alias lang, alias Francis Leo Marcos. Ngayon ito pa rin ginagamit niya.
sa mga Facebook pages. Francis Leo Marcos, hindi Norman Mangusin. The best that ever happened. Masaya ang mga maralit ang mamamayan. O yun yung sabi nung ilan, ha? Na talagang, ewan ko kung nakatanggap ito ng tulong o nakapanood lang sa Facebook, kasi huwag kayo basta-basta maniniwala kung napanood nyo lang. Kung nakarating sa inyo yung tulong, yun. Pwede nyong sabihing totoo, pero hanggat hindi dumating sa inyo yung tulong, eh huwag ko po kayong basta-basta maniniwala. Wow, Yahoo! May Yahoo! Yahoo! Thank you, Lord. Malaya na ang aming mahal na pandemic hero and good Samaritan, Honorable Francis Leo Marcos. Yan, mga kababayan, yung nagbigay pa ng star, oh, star sender dito sa Facebook page na Francis Leo Marcos. Yes, sa wakas nakalaya ka na rin, sir. Welcome back po. Ang saya-saya ko. God is good talaga. God bless you always. Sir, we love you. So, madami yan. Ang dami nagmamahal dito kay Francis Leo Marcos. Pero meron din talagang hindi, eh. Ewan ko lang kung nakatanggap ito ng mga tulong ng panahon na yon. Kaya masyado silang talagang bilib na bilib dito kay FLM. Okay, kay Norman Mangusin. So, ilan po mga kababayan yung ating update. Base dito sa inilabas na video, yan po sa ating screen, ay laya na itong si Aguila. Aguila tawag nila. Si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Itong tinaguriang, sabi nila, pandemic hero at good Samaritan dahil sa pagtulong niya sa mga mahihirap noong panahon ng pandemya. Naabangan natin kung ano pa yung mga susunod na reports, kasi ngayon nagla-live na siya kasama niya yung mga kaibigan niya. Tingnan natin kung ano pang magiging update dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. At sa mga susunod pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.